Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy Thursday po mga kapatid. Ngayon ay Enero 5. Yan, unang Thursday ng taon 2023. At ngayon po ay pag-aaralan natin kinatawan ni Kristo, ang pagdating ng Espiritu. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong umaga na ito. At ang ating pinaka-key text sa 16:7 ng John. Sabi po dito, gayunmay sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sabi ni Jesus, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. So ito'y sinasabi ng ating pong Panginoon. Makita nyo na, si Jesus, hindi siya ang banal na Espiritu, kasi nga si Jesus umalis eh. At darating ang banal na Espiritu. So ibig sabihin, ang banal na Espiritu at si Jesus ay hindi parehong siya. Ibig sabihin, magkaiba siyang persona, mga kapatid ko. Napakalino naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. So kaya sa umaga po na ito ay ating pong pag-aaralan dito. Ang sabi po dito sa ating pong devotional, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Sabi dito, tinatawag ang mga aliw na espiritu ng katotohanan. Given po yan, ano? Ang gawain niya ay linawin at panatilihin ang katotohanan. So yan po ang number one na gawain ng banal na espiritu. Linawin lalo ang binabasa natin sa Bible at panatilihin ang katotohanan. Tumitira muna siya sa puso bilang espiritu ng katotohanan at sa gayoy siya ay nagiging mang-aaliw. Yun, mga kapatid ko. Dahil sa katotohanan po sa banal na kasulatan, naaaliw ang bawat isa sa atin na tayo ay patuloy na magpatuloy sa pananampalataya na ito. Magpatuloy tayong sasamba sa ating pong Panginoong Diyos. So yung katotohanan kapag namalagi sa ating puso at isipan, of course, maaaliw tayo ng banal na Espiritu. At sabi po dito, may kaaliwan at kapayapaan sa katotohanan, pero walang tunay na kapayapaan o kaaliwan na makikita sa kasinungalingan sa pamagitan ng mga sinungaling na teorya at tradisyon, nagkamit si Satanas ng kapangyarihan sa isipan. Sige dito po mga kapatid ko, papaanong si Satanas ay nagkaroon ng kapangyarihan sa isipan ng mga tao? Sa pamagitan po ng mga maling paniniwala, sa pamagitan po ng mga maling pamahiin. Ayan. So may mga pamahiin ang buong sanlibutan na wala namang kinalaman sa banal na kasulatan. May mga pamahiin ng mga tao na ito'y hindi nakatutulong para mapaunlad ang pananampalataya natin kay Jesus. Bagkos si Satanas pala yung nagiging kumukontrol sa puso't isipan natin. So yan ang malaking kalungkutan dyan. Malaking challenge yan sa isipan natin mga kapatid. So sa umaga po na ito, sinasabi na dapat natin palang punuin ang ating po mga isip ng katotohanan. At ang banal na Espiritu ay siyang gagabay po sa atin at tayo po ay kanyang bibigyan ng katalinuhan, lilinawin niya ang mga katotohanan sa banal na kasulatan sa isipan po natin. Nasa ganun si Satanas, hindi po titira sa ating isip, kundi ang mananahan sa ating isip, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na banal na Espiritu. Sabi pa dito, sa pagtanggap, tatanggap kayo ng kapangyarihan, sa pagdadala sa mga tao sa mga maling pamantayan, ayan, pinapangit niya ang karakter, nagsasalita ang banal na Espiritu sa isipan sa pamagitan ng kasulatan at ididiin ang katotohanan sa puso. Ngayon, paano may didiin ang katotohanan sa puso ng bawat tao, sa puso natin, sa puso ng bawat isa, kung puro kasinungalingan ang ating pong pinaniniwalaan, kung puro haka ng tao ang ating pong binabasa o sinasang-ayunan. So nararapat lamang po, mga kapatid, ng ating dapat na matanim sa ating isipan ay ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. So malagay sa puso't isipan natin ang salita ng Diyos na buhay na siya nagpapanatili sa atin. So sabi po dito, sa ganito ay nilalantad niya ang kamalian at inaalis ito sa kaluluwa sa pamagitan ng Espiritu ng Katotohanan sa gumagawa sa salita ng Diyos, pinasusuko ni Kristo ang pinili niyang bayan sa kanyang sarili. So ganito po mga kapatid ang dapat. Dapat tayong mga mananampalataya, mapuno ang ating puso't isipan ng salita ng Diyos. Nang sa ganoon, ang sumakop sa ating buhay si Jesus.
Kasi po, kapag ka pinuno natin ng mga maling aral yung ating isip, pinuno natin ng mga haka-haka, pinuno natin ng mga salit-saling salita yung ating isipan, ang mananahan sa buhay natin, hindi ang Panginoong Diyos, kundi si Satanas na. Yan ang mahirap dyan. Yan ang dapat huwag nating gagawin. So, huwag nating hayaan ng ating isipan malamon ng mga problema, malamon ng mga maling katuruan. Kundi sikapin natin, ang isipan natin ay malagyan ng mga katotohanan sa Biblia. So, sa paglalarawan sa kanyang mga alagad tungkol sa gawain ng banal na Espiritu, sinikap ni Jesus na pasiglahin sila ng kasiyahan at pag-asang nagpasigla sa sarili niyang puso. Nagalak siya dahil sa masaganang tulong na nailaan niya para sa kanyang iglesia. So ano po ang malaking tulong para po sa church? So sa ating pong mga mananampalataya, ano ang malaking na itulong ng ating Panginoong Jesus? Bukod sa ang assurance ng kaligtasan, given na yan, ano ang malaking na itulong sa atin ng ating dakilang Diyos? So natulungan po tayo na maging malakas, maging matibay sa pamamagitan po ng gawain ng banal na Espiritu. Sabi dito, pinagsigla tayo, binigyan tayo ng pag-asa, ano? Nagalak ang ating mga puso. Bakit? Dahil mayroong katotohanan at pag-asa sa ating pong buhay. Alam niyo po, ang pagdating ng banal na Espiritu, yung pong gawain ng banal na Espiritu ay kamangha-mangha. Dito makikita natin, nare-reveal po yung pong mga katotohanan sa banal na kasulatan. Nare-reveal po yung pong pag-ibig ng ating pong Panginoong Diyos. At sinasabi po rito, mga kapatid, na kung gusto po natin na ang Diyos ang manahan sa ating puso at isipan at ang banal na Espiritu ang mag-full control ng ating pong buhay, kailangan munang manahan sa isip natin yung pong mga salita ng ating Panginoong Diyos. At sabi po dito, pinakamataas sa lahat ng mga regalo ang banal na Espiritu na mahihingi niya mula sa kanyang Ama para sa pag-aangat sa kanyang bayan. Dapat ibigay ang Espiritu bilang ahensyang nagpapanibago. At kung wala ito, walang kabuluhan ang sakripisyo ni Kristo. Ah, grabe. Ang maibibigay sa atin ng Panginoong Diyos pagkatapos sa si Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan at pumunta doon sa langit. Ang number one na ibibigay, ang binigay sa atin na talagang regalo sa atin ng Panginoong Diyos. Pangalawa ito, ang banal na Espiritu. Kasi kung wala daw po yung banal na Espiritu na magpapanibago ng buhay natin, walang kabuluhan ang sakripisyo ni Kristo. Bakit nagkaroon ng, bakit ganun? Bakit walang kabuluhan yung sakripisyo ni Jesus? Tignan po natin, pagpatuloy po nating basahin. Bakit walang kabuluhan ang sakripisyo ni Jesus kung walang banal na Espiritu na magpapanibago ng buhay natin, na walang gagabay sa atin? Tignan po natin, ang kapangyarihan ng kasamaan ay lumalakas sa loob ng mga daan taon at katakataka ang pagpapasakop ng mga tao sa pang-aaliping ito ni Satanas. Malalabanan at mapapanagumpayan lamang ang kasalanan sa pamamagitan ng makapangyarihang paggawa ng ikatlong persona ng kadiyosan na darating hindi sa pinahinang kalakasan kundi sa kapuspusan ng kapangyarihan ng Diyos. Yun pala yung dahilan. Kasi nga naman, ano, mawawalang saysay yung pagkamatay ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo kung hindi tayo magagabayan ng ating Panginoong Diyos na lumapit sa Kanya. Kasi nga po, napakalakas ng kaaway. Napakalakas po ng demonyo na akayin tayo. No? Konting kalayawan lang, konting distraction lang, mapahihiwalay tayo sa plano ng ating pong Panginoong Diyos. Na imbis na tayo lumapit sa Panginoon, dahil siya'y namatay para sa atin, humingi tayo ng tawad, eh nadadivert yung ating pong isipan. Kaya po, mahalaga ang gawain ng banal na Espiritu. Mawawalan ng saysay nga yung sakripisyo ni Jesus kung tayo hindi naman tatanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Di ba? So, masasayang lang. Kasi hindi tayo lalapit sa Kanya. Pero nandyan ang banal na Espiritu, hindi ito masasayang. Magiging lalong makapangyarihan ang paggabay sa atin ng banal na Espiritu dahil po sa paggabay sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito, malino po, no? Ikatlong persona ng kadiyosan. Ha? Sa mga naghahanap po, sa mga tunes po, na naniniwala sila, ginagamit nila yung writings ni Mrs. White na ang doctrine daw natin, tunes.
Ama at ang banal at ang ating Panginoong Jesus lang. Yun ang inaano nila. Pero dito, sa writings mismo ni Mrs. White, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Mababasa po natin dito, ikatlong persona ng kadusan. Ibig sabihin, Seventh-day Adventist is not tunes, kundi tayo po ay Trinity. Ano? Naniniwala tayo, nananampalataya na sinabi ng banal na kasulatan na merong iisang Diyos, Ama, Anak, at banal na Espiritu. So sabi dito, ang banal na Espiritu ang gumagawa upang maging mabisa kung anong ginawa ng manunubos sa sanglibutan. Yan. Nagiging lalong mabisa pala yung ginawa ni Jesus Christ para sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu, ginagawang dalisay ang puso. Sa pamamagitan ng Espiritu, nagiging kabahagi ng banal na likas ang mananampalataya. So, ganun pala mga kapatid ko, no? Dahil po sa banal na Espiritu, tayo po'y makakaasa, makalalakad na ang Panginoong Diyos nariyan para po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay makakaasa na ang pagkamatay ni Jesus ay matatanggap natin ng buong buo. Tayo po ay makakaasa na sigurado tayo na gagabayan tayo ng ating Panginoong Diyos sa pananampalatayang tunay at hindi po sa maling aral. So, kumpiyansa sa tayo-tayo ngayon na hindi tayo manilin lang sa maling araw. Bakit? Kasi ang nagpapalinaw at nagpapalakas ng katotohanan ay ang banal na Espiritu sa puso't isipan natin. Di ba? At least meron tayong standard. Ito yung totoo at alam natin ito yung mali. Mahirap kasi na hindi mo alam yung katotohanan, hindi mo rin alam yung mali. Yun ang mahirap dyan. Pero dito mga kapatid, salamat na lamang ang ating Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu, ang kanyang gawain, patubayan tayo sa katotohanan, lalong palinawin ang totoo sa buhay natin, lalong lumaganap ang pananampalataya sa buhay natin at ang Panginoong Diyos ang patuloy na gagabay sa atin. So dito mga kapatid, siguradong hindi tayo maliligaw ng landas kung ang banal na Espiritu ang siyang magaguide sa atin. So ibinigay na si Kristo ang kanyang Espiritu bilang banal na kapangyarihan upang mapanagumpayan ang lahat ng minana at hinubog na hilig sa kasamaan at upang ikintal ang sarili niyang karakter sa kanyang iglesia. So yun pala mga kapatid. Yung pong karakter ni Jesus Christ, ma-i-imitate lang natin. Magagaya lang natin ang espiritu ni ang example ni Jesus Christ, ang kanyang karakter, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang gawain po ng banal na Espiritu, tulungan tayong ma-reflect yung tunay na karakter ni Jesus. Ituro sa atin yung tunay na karakter ni Jesus at ating itong magawa. Kaya nga eh, kung ang ating buhay ay napapansin natin pag ganun-ganun, yung karakter natin, eh wala. Iba yung karakter natin sa karakter ng Panginoong Jesus. Ang kailangan pala natin dumalangin. Manalangin ang banal na Espiritu, gabayan tayo, ituro sa atin yung karakter mismo ng ating pong Panginoong Jesus na ating magawa. So sabi dito sa 16:7 ng John, bilang pagtatapos, sabi po nito, gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makabubuti sa inyo na ako'y umalis. Sapagkat kung di ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. So napakalinaw dito na binabanggit ng banal na kasulatan. Ulitin natin again, si Jesus, iba sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay hindi rin ang Ama. Dahil ang Ama ang nagsugo sa banal na Espiritu. Kung ang banal na Espiritu, siya rin ang Ama, sabihin na lang sana ng Ama, eh, ako ay paparito sa pamagitan ng banal na Espiritu. Eh, walang ganung binanggit eh. At si Jesus, hindi siya ang banal na Espiritu kasi, sabi ni Jesus, paalis siya. At ang banal na Espiritu, padating. So, magkaiba. So, ang banal na Espiritu, nananahan sa ating puso't isipan. Siya ang magpo-full control sa buhay natin kung nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. Pero kung hindi, mga kapatid, paano ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu ang itinuro ni Jesus kung hindi naman tayo nagbabasa ng Bible? At kung si Satanas yung namamalagi sa isipan natin, eh si Satanas talaga ang magkukontrol sa atin kasi mas naniwala tayo sa mga katang-isip, sa mga pamahiin kaysa salita ng Panginoong Diyos. So ngayon po umaga, patuloy nating idalangin ang bawat isa, patuloy tayong magsaliksik ng salita ng Panginoong Diyos at patuloy nating isuko ang ating buhay sa ating pong Panginoong Diyos at hayaan natin ang banal na Espiritu
ang siyang gumawa sa ating pong mga buhay. Muli po, happy Thursday po sa inyo pong lahat. At kung kayo po may prayer request, i-type niyo lamang dyan ang inyong prayer request at atin po yan isasama sa panalangin. Pangunahan tayo ni Brother Melvin Villasano. Pakinggan po natin awit papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Salamat po, Pastor. At purihin ng Diyos at tayo muli na naman pinagkalooban ng pagkakataon na makapakinig ulit ng kanyang aral. Si Jesus ay umalis at nag-iwan sa ng comfort ng representative, mga kapatid, representative kinatawan. Dahil yung mga kasama niya kasi na nabubuhay ng panahon na yun, ayaw niya na umalis siya. Yan, parang ayaw niya nila na umalis sila. Umalis siya pero dahil kung di siya alis, di niya siya magkakaroon na mang aaliw o representative ni Jesus. Ganyan, kaganda ang pagmamahal sa atin. Tayo lahat ay magdalanginan, mga kapatid. Let's pray po. Mambala na mayarihan sa lahat. Maraming salamat po sa muna-una panibagong buhay at kalakasan na ipinigay niyo sa amin. Sa umaga na ito, salamat sa buong mga naman na kami ay sinamahan sa aming pagtulog at kami ay pinigyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa sa mga. Salamat po sa oras, pagkakataon na ipinigay niyo sa amin na muli kami makarinig na inyong mga pangako, na inyong mga maramdaman namin na inyong pamamahal sa pamagitan ng aming mga aaling porter na inyong ipinigay sa amin na kayo ay umalis bilang inyong representative dito sa lupa para kami ay gabay ang patuloy sa aming pangarap. Salamat po sa inyong dakilang pagmamahal na pinakita sa amin unang una ay binaba niyo rito sa lupa ang inyong anak na ang Panginoong Jesus upang ipakita sa amin ang kanyang karakter na kung saan aming tutularan. At angel siya ay bumalik dyan sa langit upang ipakita rin sa amin na tunay ang iyong pangako ng pagkabuhay na muli at buhay na wala. Maraming salamat po. Patuloy niyo kang binibigyan ng pag-asa na tunay na aming iniintay at aming inaasam. Dalangin po namin na kaya kami palami ang Holy Spirit na aming gaya ng karakter na aming Panginoong Jesus na siya'y narito sa lupa bilang mapagpagbaba, mahal, napatulungin, napagpagbabalog at hindi magagalitin at kung marami pang iba na kailangan namin matularan upang kami maging qualified diyan sa langit. Maraming salamat po, Ama, dahil yung mga binibigay sa amin, mga guide sa pangarap. Sa maga po na ito, kami po ay magdalangin sa inyo, ang aming mga kapatiran na nakikinig niya. Nabuhay niyo po ang aming mga buong maghapon, kayo po ang mauna sa aming pag-iisip, panimalita at magdawa. Samahan kami sa aming mga gawain, ilayo kami sa aming kakamakan. Magalingin niyo po ang mga karamdaman at ang mga nabibigatan sa buhay. Ang mga nagtatravel ay aming pinalapit sila sa inyo. Ingatan po sila makarating na ligtas ang ilang pagtutungan. Amin din po nilasama sa panalangin ng mga bagong binyagan sa bawat lugar nito sa aming distrito, sa south at sa west. At sila ay patuloy niyong gabay ng Holy Spirit na sila ay maging matatag sa kanilang pananampalataya. Ganyan din naman kami na dati nandito sa pananampalataya, ilayo po kami sa mga tukso ng mga pagpapa. Please, ang focus sa amin sa inyo. At ang aming mga personal ministries, amin po nilalapit sa inyo. Diba po ito yung palakasin. At patuloy na po pala, marami pang panig na inyong pagbalita. Maraming salamat po sa pagbinig sa aming panalangin. Patawad po, naman ang aming kasalanan nago. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, good morning sa lahat mga kapatid. Good morning sa lahat. Maagang gumigising at maagang nakakatanggap ng pagpapala. Sister Maricel, good morning po. Sister Melissa, Nanay Pina, Sister Desiree and kids and family, siyempre. Good morning po, Nanay Narisa, Ate Rebe, Kuya Monching, and Sister Elizabeth. Good morning po sa inyo. Sister Gemma Abalos Miranda. And nakita ko dito na yung iba kasi nagre-react kung hindi na nakikita. Mayroon pang iba kaya nagtatakot. So, maganda umaga po sa lahat sa mga nag-share. Maraming salamat po.
Naku, patuloy na. Huwag po tayo magsasama magsira at parasan at mga ating sinasyeran ay mapapanood dyan at sila ay makakarinig din ng mga pangako ng pag-asa na binibigay sa atin sa bawat umaga. Huwag muna po sa lahat hanggang bukas po muli. Patuloy tayo magdalangin ng God bless po sa lahat.